Ito ang balita natin ngayon sa Pinas News PH. At kung hilig mo ang ganitong mga balita, mag-subscribe ka na para palagi kang update. Magandang balita mga kababayan, 5 sa 32 S-70i Black Hawk na galing Poland dumating na kahapon sa Pilipinas, at 2 sa 12 Corvettes ay inilunsad ng Hyundai Heavy Industries ang unang HDC-3200 Corvette para sa hukbong dagat ng Pilipinas ngayon. Ang unang batch ng 5 S-70i Black Hawk helicopter ay dumating na kahapon sa Clark Air Base sa Pampanga sakay ng isang Antonov An-124 at 100 bilang isang mabilis na pagbabalik-tanaw. Ang Philippine Air Force ay nag-order ng 32 karagdagang Black Hawk helicopter mula sa Polish aerospace manufacturer na PZL Miolek sa ilalim ng karagdagang Combat Utility Helicopter Acquisition Project Horizon 2. Ang kontrata ay pormal na nilagdaan noong Pebrero taong 2022. At ngayong araw ay inilunsad ng Hyundai Heavy Industries ang unang HDC-3200 Corvette para sa hukbong dagat ng Pilipinas ngayong 18 ng Hunyo taong 2024 sa Ulsan, SK, na nagpapatunay na ito nga ay pinangalan ng Miguel Malvar, 06. Mukhang may 2x12 cell na VL Mika launcher, pati na rin ang Otto Malara 76mm super rapid na pangunahing baril. Walang trail system gaya ng sinasabi ng ibang mga page. Lumilitaw na sapat na ang espasyo ng FFBNW para sa isa pang 8 cell na MK41 o KVLS, o isa pang 12 cell na VL Mika VLS, tila ang VL Mika ay mas compact at maaaring magkasya sa 12 VLs para sa halos kaparehong laki ng 8 cell MK41 o KVLS. Ang Gok Denis CIWS ay nakikita rin na walang takip sa likurang bahagi. Ang barko ay iniulat na may displacement na 3,200 tonelada, isang haba na 118.4 metro at maximum na sinag na 14.9 metro, at isang cruising speed na 15 knots, 28 kilometers per hour, at isang cruising range na 4,500 nautical miles, 8,330 kilometers. Ang Philippine Navy, PN, ay nasa proseso ng pagpapataas ng naval surface combat capability nito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bagong surface warship bilang bahagi ng Horizon 2 phase.
Kabilang dito ang pagpapakilala ng isang bagong klase ng anti-submarine warfare, ASW, Capable Guided Missile Corvettes para sa Offshore Combat Force, OCF, sa ilalim ng Corvette Acquisition Project. Ito ay alinsunod sa DESIRED Force Mix at Capability Upgrade Program ng PN, na talagang nanawagan para sa 12 corvettes na makuha sa pagitan ng 2013 hanggang 2028. Ang pagkuha ng corvettes ay kabilang sa mga pinakamahalagang programa ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pagpapalakas ng kanilang mga kakayahan sa pang-ibabaw na labanan. Kasama sa ilang bersyon ng mga plano sa pagkuha ng PN mula 2013 hanggang 2028 ang mga corvette, bagamat ang kabuuang dami at bilang ng mga barkong bibilhin kung saang bahagi ay nag-iiba. Batay sa DESIRED Force Mix ng Philippine Navy na ipinakilala noong 2014 bilang guideline para sa kanilang Horizons 1-3 Asset Acquisition Plan, umaasa ang serbisyo na makakuha ng 12 corvettes na may kakayahang anti-submarine warfare, ASW, walang partikular na timeline ang ibinigay kung kailan popondohan ang mga corvette na ito para sa pagkuha.